Takot ako kaya ako nagsasalita. Yan ang naging pahayag ni Angel Locsin tungkol sa paglalabas niya ng saloobin sa iba't ibang mahalagang isyu sa bansa. Isa si Angel sa mga local celebrity na talagang matapang na naghahayag ng kanyang nararamdaman at pinaniniwalaan tungkol sa mainit at napapanahong national issue. Sa podcast ni Mateo Guglielmi na Matt Bruns, natanong ang kapamilya actress at TV host kung hindi ba siya natatakot para sa kanyang kaligtasan kapag naglalabas siya ng opinion sa mundo ng politika. Takot ako kaya ako nagsasalita. Kasi kung hindi ka takot, deadma ka lang, kaya mong i-ignore everything. Kung takot ka na, kunwari, nagsasalita ako about certain issues, kaya ka nagsasalita doon kasi may takot ka na. May ayaw kang mangyari, kaya ka nagsasalita. Kasi kung hindi ka naman takot, bakit ka magsasalita, pahayag ni Angel. Ayon pa sa fiancé ni Neil Arce, ang pagsasalita at pagbibigay ng opinion hinggil sa nangyayari sa paligid ay hindi rin masasabing katapangan o walang kinakatakutan. It doesn't mean na matapang ka kung nagsasalita ka. It means may kinakatakutan ka kaya gusto mong ipaglaban. Natatakot kang maapi, natatakot kang ibahin yung story mo ng ibang tao, so yun yung nasa akin. Ang dagdag pang paliwanag na tinaguri ang real life Darna. Inamin din na actress na hindi siya ganito ka-open noong kabataan niya. Ibang-iba raw ang attitude niya noong nagsisimula pa lang siya sa mundo ng showbiz. Dati hindi ako ganito eh. Alam ko mas gusto ko pang magstay sa kotse kaysa sa dressing room kasi nahihiya ako. Hindi ko rin kayang mag-no. Yung daddy ko binibigyan ako. Hindi kasi magulay dati eh. Ngayon lang ako natutong kumain ng gulay. Kapag tinatanong niya ako, daddy ko na to ha, gusto mo ng gulay? Gusto ko man sabihin ayoko, ibato mo yan sa malayo, sasabihin ko oo. Tapos gagawa lang ako ng paraan kung paano ko siya itatago sa milk ko, sa plato, sa banyo, para isipin niya na kinain ko yung gulay. Siguro ano lang, through experience, maturity, makita mo yung right or wrong. Saka darating ka rin sa point na parang alam mo yung kailangan mo nang magsalita. Kailangan mo nang magsalita, di ba? Hindi naman para umapak ng ibang tao, kundi para mas maging totoo ka sa sarili mo. Yun lang naman eh, paliwanag pa ng kapamilya star. Say pa ng award-winning actress, hindi niya na-impluensya ng ibang tao sa paglalabas niya ng kanyang saloobin. Ang nais lamang daw niya ay may paalam sa mga kinaukulan ng kanyang paniniwala. Wala naman akong intensyon na ma-impose yung opinions ko or ideas ko sa inyo. Sa ibang tao, kung hindi para maintindihan nyo rin kung anong nasa isip ko. Kasi lahat naman na nadadaan sa maayos sa pag-uusap, pahayag pa ng kapamilya star.